Nay, sigaw ni Jamie. At dali-daling bumangon naman si Aling Aso nang marinig ang sigaw na iyon ni Jamie. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa silid ng kanyang anak. Agad siyang lumapit at niyakap ito dahil nagdidelirio na ito sa sobrang init. Agad niyang binalot ng kumot at sumunod na pumasok naman si Mang Dario. Nag-aalala lang tumingin sa kanyang mag-ina. Anong nangyayari? Nag-aalala nitong tanong sa kanila pita ng mag-ina. Dalhin natin sa ospital si Jamie, Dario. Ang taas-taas ng lagnat niya. Hysterical na sabi ni Aling Asod. Agad na binuhat ni Dario ang kanyang anak at dinala ito sa ospital. Nang madala na ito roon, ay agad na inisikaso ito ng doktor. Ilang araw lamang ang itinagal nila sa ospital dahil umuwi na rin naman na sila. Ngunit ilang araw lang ulit ang lumipas, ay nilagnat ulit itong si Jamie. Nay! Sigaw ni Jamie na namimilipit sa sakit. Kailangan na natin siyang dalhin sa manggagamot, Azon. Hindi na ito maganda. Nag-aalala lang sabi ni Dario. Tumango naman si Azon at sumang-ayon sa gusto ng kanyang asawa. Agad nilang isinakay si Jamie sa tricycle at nagtungo sa pinakamalapit na manggagamot. Mabuti na lang at nadatnan nila itong gising pa. Naiwan muna si Azon sa tricycle kasama si Jamie habang yakap-yakap ito. Bumaba si Dario ng tricycle at nagtungo sa pintuan ng bahay ng manggagamot saka kumatok. Tao po! Tao po! Sigaw niya. Ilan lang naman ang bahay roon at medyo may kalayuan sa bahay ng manggagamot. Ilang sandali lang ang hinintay ni Dario at bumukas na ang pintuan. Isang matandang babae ang manggagamot. Ano yun? Tanong nito habang may hawak na tasa ng kape. Ipapahilot ko lang po sana ang anak ko. Pabalik-balik na kasi ang lagnat niya eh. Tugon naman ni Dario. Tumango ang manggagamot at sinabing tumuloy na sila. Bumalik si Dario sa tricycle at tinalalayan ng kanyang asawa na makababa ng tricycle. Naglakad na sila papasok ng bahay ng manggagamot at naupo sila sa silya na naroon. Hinipo ng manggagamot ang noo ni Jamie. Napakainit niya. Hindi maiwasang maibulalas ng matanda. Sinimula na nitong hilutin si Jamie at halos namimilipit si Jamie dahil sa sobrang sakit. Todo yakap siya sa kanyang inang si Aling Azon. Nay, ang sakit-sakit po. Naiiyak na sabi ni Jamie. Konting tiis lang anak, para gumaling ka na. Pag-aalo ni Aling Azon sa kanyang anak. Nang matapos hilutin ng matanda si Jamie at nakapagbigay ng tulong, ay nagpaalam na sila at umuwi. Kahit papaano ay gumaan ang pakaramdam ni Jamie sa paghilot ng matanda. Nakakapasok na rin ito sa paaralan. Pero pabalik-balik pa rin ang lagnat ni Jamie at lagi nilang pinapahilot ito. Hanggang sa napansin ni Aling Asol na paikaik ang maglakad ang kanyang anak. Anong nangyari sa paa mo, anak? Tanong ni Aling Asol sa kanyang anak. Hindi ko po alam, Nay. Mangiyak-iyak na sabi ni Jamie. Pinapasok muna ni Asol sa silid ang kanyang anak at kinausap ang asawang si Dario dahil sa nakitang pagbabago ng anak. Napagtanto nila na baka dahil ito sa lagi nilang pagpapahilot kay Jamie. Kahit naapektuhan ang paa nito, agad naman nilang kinausap ang kanilang anak at humingi sila ng tawa dahil sa nangyari. Umiiyak si Jamie dahil lagi daw siyang binubuli ng kanyang mga kaklase na pilay at nakaramdam ng habag para sa anak ang mag-asawang Asol at Dario. Huwag mo na lang silang pansinin, anak. Ang mahalaga ay focus ka sa pag-aaral mo. Yun ang importante, ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Yun ang naging daan para magpursige sa pag-aaral si Jamie. Ginawa niya ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Kahit kabi-kabilaan ang pananukso sa kanya ng kanyang mga kamag-aral. Nang tumungtong na siya ng high school, ay mas marami pang nambubuli sa kanya. Umuwi siyang luhaan pero nariyan ang kanyang mga magulang para palakasin ang kanyang loob. Ang kanyang magulang ang inspirasyon niya para magsumikap sa pag-aaral. Kaya mo yan, anak. Lakasan mo lang ang loob mo. Pagpapalakas ng loob ni Asson sa kanyang anak. Isang umaga, habang naglalakad sa campus si Jamie, papunta sa kanyang schoolroom, ay may babaeng lumapit sa kanya. Saka siya tinignan mula ulo hanggang sa paa at ito ay tumawa. Hoy Pilay, dapat hindi ka pumapasok eh. Sigaw nito. Akmang aalis na si Jamie para makaiwas sa gulo, nang bigla na lamang siyang itinulak ng babae. Tumilapo ng kanyang mga gamit sa lupa. Tinawanan siya ng mga ito. Wala kang silbi. Hindi makapaglakad ng maayos. Tatawa-tawang sabi nito. Saka umalis sa kanyang harapan.
Mangiyak-ngiyak niyang dinampot ang kanyang mga gamit na tumilapon sa lupa. Ano naman ngayon kung may kapansanan ako? Tao rin naman ako kagaya nila. Puno ng hinalakit na sabi ni Jamie at hindi maiwasang tumulo ang kanyang luha. Kapag ako ay nagkolehiyo, magiging abogado ako para may pagtanggol ko ang aking sarili. Para may taguyod ko sa hirap sina nanay at itay. Pagpapalakas niya ng loob sa kanyang sarili. Inilagay niya sa bag ang mga gamit. Saka tumayo at pinagpag ang sarili at naglakad patungo sa kanyang room. Maging sa pagpasok niya sa kanyang silid, ay may nambubuli pa rin sa kanya. Hinayaan niya na lamang iyon at naupo na lamang sa kanyang upuan. Sa loob ng 4 na taon niya sa high school, ay hindi nakaiwas sa pambubuli si Jamie. Ganun pa man, nilakasan niya ang kanyang loob at ngayon ay magtatapos na siya ng high school. Proud na proud ako sa iyo, Jamie. Alam kong malayo pa ang mararating mo. Masayang sabi ni Ason sa kanyang anak habang nakatingin rito. Ngumiti naman si Jamie sa kanyang ina. Kayo po ang inspirasyon ko. Kaya ako po nagawa ito, Nay. Kayong dalawa po ni Itay. Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos po ng pag-aaral. Gusto ko pong maging abogado balang araw. Buong determinasyon na sabi ng dalaga. Ngumiti naman si Ason at may mga kamag-anak sila sa abroad na handang tumulong kay Jamie para matupad ang pangarap nito na maging abogado. At iyon ang pinakamagandang ireregalo niya sa kanyang anak. Nagtungo na sila Dario at Jamie sa pagdarausan ng graduation. Naiwan si Ason sa bahay para magluto ng handa. Talagang proud si Mang Dario habang umaakyat si stage at binibigay sa kanyang anak na si Jamie ang certificate nito. Congratulations, Jamie! You made it! Magiliw na sabi ng kanyang guro. Ngumiti naman si Jamie at nagpasalamat sa kanyang mga naging guro. Matapos ang graduation, umuwi na sila Jamie at si Mang Dario at pinagsaluhan ng kakaunting handa na niluto ni Aling Ason kasama ng kanilang mga kabitbahay. Binati rin siya ng kanyang mga kamag-anak at lubos siyang hinangaan dahil sa pagsisikap ni Jamie na makapagtapos ng pag-aaral kahit na meron itong kapansanan. Nang sumunod na mga araw, ay doon na sinabi ni Aling Ason ang kanyang sorpresa para sa kanyang anak. Laking tuwa naman ni Jamie dahil may mga kamag-anak siyang handang tumulong sa kanya. Nang malapit na ang pasukan, dali-daling nag-enroll si Jamie sa isang universidad sa kanilang lungsod. May ilan na napapatingin sa kanya, pero hindi na lamang niya iyon pinapansin. Nakafocus ang kanyang atensyon sa unang hakbang ng pagtupad ng kanyang mga pangarap. Araw na ng pasukan, pagbungad niya sa gate ng universidad, ay may napapatingin pa rin sa kanya. May ilan na sinusuyod siya mula ulo hanggang sa paa. Kaya't minsan ay iniyuyuko niya na lamang ang kanyang ulo para hindi niya makita ang panghusgang tingin ng mga ito. Naging maganda ang mga buwan na lumipas kay Jamie. Mataas ang grado niya sa unang semester. Kaya sobrang tuwa ng kanyang ina, maging ang kanyang mga kamag-anak na tumutulong sa kanya para mag-aral siya. Ipinapangako ko po sa inyo, Nay, na gagawin ko po ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Pangako ng dalaga sa kanyang ina ng gabi ngayon habang sila ay naghahapunan. Mabuti naman kung ganun, anak, tugon ni Aling Ason. Kahit nasa kolehiyo pa lamang siya, ay hindi nakaligtas si Jamie sa mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Hindi inaasahan ng dalaga na may makakatagpo siyang kaibigan. Kumakain si Jamie sa kantin ng mga sandaling iyon nang biglang may lumapit sa kanya. Mag-isa ka lang? Tanong nito sa kanya. Nagangat naman ang tingin ng dalaga at nakita niyang may nakatayo sa kanyang harapan. Oo, sagot niya naman. Inilahad ng babae ang kamay sa kanyang harapan. Rika nga pala, pagpapakilala nito sa kanyang sarili. Tumayo naman si Jamie at nakipagkamay sa babae. Jamie naman ang pangalan ko, nakangiti niyang sabi. Inalok ni Jamie si Rika na umupo na at naupo naman ito at sabay na silang kumain. Magmula nga ng araw na iyon, ay naging magkaibigan sila ni Jamie. Lagi silang magkasama saan man sila magpunta. Si Rika rin ang naging tagapagtanggol niya. Masaya si Jamie dahil may naging kaibigan siya at hindi na siya nag-iisa. Ginawa ni Jamie ang lahat para maipasa ang lahat ng subject. Nagsunog siya ng kilay. Kahit makalipas ang 7 taon na kanyang pagsasakripisyo, ay heto na si Jamie ngayon at Rika. Kagraduate na sila. Congratulations, Rika! Buong sinseridad na sabi ni Jamie. Congratulations din, Jamie.
bati rin ni Rika at nagyakapan silang dalawa. Ngayon ang araw na magtatapos na si Rika at Jamie. Nag-aayos ng sarili si Jamie sa kanilang tahanan. Abala ang kanyang ina sa pagluluto. Ang kanyang ama na naman ang kasama niyang aakyat sa stage. Nang makarating na sa venue ng graduation, agad na hinanap ni Jamie ang kanyang kaibigang si Rika. Nakita niya ito na kausap ang ina nito. Agad siyang lumapit rito. Makikita sa mga mata ng mga kasabay niyang magtatapos ang paghanga dahil nakarating siya sa finish line. Ang nambubuli noon kay Jamie ay hindi nakapagtapos dahil nag-asawa na ito. Samantala, nang makalapit naman si Jamie kay Rika, ay tinawag niya ito. Rika, agad na lumingon naman ang kanyang kaibigan. Uy Jamie, niyakap naman siya na Rika. Niyakap rin naman niya ito pabalik. Kumalas si Rika sa pagkakayakap sa kanya, saka bumaling sa kanyang ina. Ma, si Jamie nga po pala, siya po ang matalikong kaibigan. Pagpapakilala na Rika sa kanya. Ipinakilala rin ni Jamie si Rika sa kanyang ama. Makikita sa mukha ni Mang Dario ang pagmamalaki sa kanyang anak. Bumalik na sila sa kanika nilang mga upuan dahil magsisimula na ang seremonya. Lahat ng mga kamag-anak ni Jamie ay sobrang proud sa kanya. Kaya naman nang mag-bar exam na, ay dali-daling nag-take si Rika at Jamie ng exam. Nagsunog sila ng kilay para makapasa. Ngunit ganoon na lamang ang panlulumo nila nang malaman ang resulta. Dahil hindi sila nakapasa. Ginawa ko naman po ang lahat, Nay. Bakit hindi pa rin po ako nakapasa? Malungkot na sabi ni Jamie. Inakbayan ni Mang Dario ang kanyang anak. Hindi pa ito ang para sa iyo, anak. Meron pa namang susunod na exam. Gawin mo na lamang ang best mo sa susunod. Sabi ng kanyang ama. Tumangu-tangu naman si Jamie at nangakong gagalingan niya na sa susunod. Nasa simbahan ng mga sandaling iyon si Jamie nang may mapasulyop sa kanya na isang binata habang papasok ito ng simbahan. Mukhang nalabat first sight ata ang binata sa kanya. Nasa labas siya ng kapilya ng sandaling iyon sa kanilapitan ng lalaki na abalang nakikipag-usap kay Beth, ka-churchmate nila. Maya-maya ay napatingin naman sa kanya si Beth. Jamie, tawag nito sa kanyang pangalan. Pagkatapos ay umiti naman siya kay Ben. Hi Ben, bati niya rito. Ipinakilala ni Ben si Jamie sa lalaking kausap nito na nagngangalang Mark. Inabot ni Mark ang kamay ni Jamie at simula nga ng araw na iyon ay lagi nang magkasama sina Mark at Jamie. Hanggang sa magdesisyon si Mark na ligawan itong si Jamie, nakaagad namang pumayag. Nagtrabaho si Jamie sa kanilang municipal. Pero gusto pa rin itong maging isang lisensyadong abogado. Ilang buwan nang lumipas, ay sinagot na nga niya si Mark. Sobrang saya nilang dalawa. Isa si Mark sa daylan para magpursige siyang mag-review para sa susunod na bar exam. Katuwang niya si Mark sa pagre-review at tinutulungan siya nito at laging nakaagapay sa kanya. Natatakot ako na baka hindi na naman ako makapasa, Mark. Malungkot na sabi ni Jamie habang sila ay nasa isang restaurant at kumakain. Bukas na kasi ang exam at hindi maiwasang makaramdam ng kaba ng dalaga. Hinawakan ni Mark ang kamay ni Jamie. Kaya mo yan. Lakasan mo lamang ang loob mo, Jamie. Pagpapalakas ni Mark ng loob ng dalaga. Ngunit dumating ang resulta ng exam ay hindi pa rin nakapasa si Jamie. May ilan pa siyang natanggap na mga salita na hindi para sa kanya ang pag-aabuga siya. Mabuti na lamang at nariyan ang kanyang pamilya na palaging nakasuporta sa kanya. Pinapalakas ng mga ito ang kanyang loob. At makalipas ang ilang taon, nagpakasal na sina Mark at Jamie. Maganda naman ang sahod ni Jamie sa kanyang trabaho. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay pagkakaloob ng Diyos ang kanyang hinili. Sa pagpuo niya ng pamilya, sila ang naging inspirasyon niya para magsumikap palalo si Jamie. Hanggang sa binihiyaan sila ng isang anak na lalaki. Si Rika ay may sarili na rin pamilya at bihira na lamang silang magkita dahil abala sila sa responsibilidad sa isa't isa. Dahil sa ilang beses na hindi nakapasa si Jamie sa bar exam, sinabihan siyang walang alam ng kanyang tiyuin. Kaya't mas pinatunayan niya sa kanyang sarili na balang araw ay makakapasa rin siya. Lagi siyang lumalapit sa Diyos para hilingin na sana ay ibigay na sa kanya ang matagal na niyang pinapangarap. Hanggang sa nagkaroon ulit ng bar exam, muli, sumubok ulit siya. Lagi siyang nagre-review hanggang sa dumating ang bar exam na iyon.
at kumpiyansa siya sa kanyang sarili na siya ay makakapasa na. Nang makauwi, ay agad siyang sinalubong ni Mark kasama ang kanyang anak at ang kanyang mga magulang. Alam kong makakapasa na ako. Buong kumpiyansa niyang sabi, hindi muna nag-take ng bar exam si Rica dahil abala ito sa kanyang pamilya. Dumating ang araw na sasabihin na ang mga nakapasa. Ganoon na lamang ang sayang nararamdaman ni Jamie nang makita ang kanyang pangalan sa list ng mga nakapasa. Nakapasa ako! Masayang-masayang bulalas niya. Binati siya ng kanyang mga katrabaho at nang makauwi na siya ay binati rin siya ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at higit sa lahat ang kanyang pamilya. Masayang-masaya sila dahil natupad na ang matagal niyang pinapangarap. Nalaman ito ng kanyang mga kamag-anak na dati pang nangbubuli sa kanya, maging pati na rin ng ibang mga tao. Sising-sisiyang mga ito nang malamang lisensyadong abogado na siya. Hindi naman nagumanti si Jamie sa pang-aapi sa kanya ng mga ito noon. Sa kabila ng masasakit na mga salitang binitawal ang mga ito, ay hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na magtanim ng galit. Dumating ang araw na naging sikat na abogado itong si Jamie dahil sa maraming kaso na kanyang napapanalo. Maraming lumalapit sa kanya para humingi ng tulong at hindi niya naman ito tinatanggihan. Basta't nasa tama lamang ang kanyang pinaglalaban. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aabuga siya, ay naiangat niya sa buhay ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang sariling pamilya. Kung noon ay mahirap lamang sila, ngayon ay maginhawa na ang kanilang pamumuhay. Sabi nga nila, habang may buhay ay meron pang pag-asa. Sino ba namang mag-aakala na ang isang may kapansanan na iganap ng abogado ngayon? Bukod sa nakatulong na siya sa kanyang mga magulang, ay napaayos niya pa ang kanilang bahay. Kaya't ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito ay dapat ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Laging tumawag sa Diyos dahil siya ang magbibigay sa iyo ng iyong mithiin sa buhay. Huwag idadaw ng mga taong may kapansanan dahil hindi mo alam ang pupwedeng mangyari sa inaarap. Maging mapagpakumbaba palagi at maging mabuting tao sa lahat. Dahil yan ang susi sa tagumpay ng ating buhay.